Sebastian, 36 taong gulang, Pilipino, may asawa, inmate ng Building 14, New Bilibid Prison, NBP, na may prison number N2091132. Pagkatapos makapanumpa ng sangayon sa pinag-uutos ng batas, ay malaya at kusang loob na nagsasaad at nagtatala ng mga sumusunod. Nakulong ako noong taong 2001 sa salang kidnapping at carnapping sa NBI detention cell. Sa loob ng isang buwan, nailipat kami sa Manila City Jail. Pagdating ko sa Manila City Jail, ang Sige-Sige Komando ay walang sariling brigada dahil nagkaroon daw ng riot noong 1997 na ikinamatay ng marami, kaya nagpasya ang pamunuan ng BJMP na tanggalan ng dormitories ang Sputnik at Komando at pag-iwayo-walayin silang lahat ng dormitories ng Manila City Jail. Ikalawang araw ng aking pananatili sa Manila City Jail ay nabigyan ako ng katungkulan ng aking mga kakosa sa aming pangkat bilang overall advisor ng Sige-Sige Komando. Pagkalipas ng 2 linggo mula nung dumating ako sa Manila City Jail, pinakiusapan ko ang warden noon na si Warden Ogoy na para malingap ko at mandisiplina na rin ang aking mga kakosa, ako'y humiling sa kanya na bigyan na din kami ng dormitoryo para sama-sama kami doon ng aking mga kakosa at agad naman akong pinaunlakan at binigay sa amin ng Dorm 13 at Dorm 14. Yan ay nagbigay ng biglaang popularidad sa akin sa aming samahan. Dito ko nakita kung ano ang mga pangangailangan ng mga bilanggo. Mula sa maayos na tulugan, palikuran, lutuan at mga silid kung saan namin tatanggapin ang aming mga bisita na kinakailangan naming ipagawa, ngunit wala kaming pagkukunan ng pondo para dito. Bagamat noong una ay mahigpit na pinagbabawal ang pagbebenta at paggamit ng shabu sa aming pangkat, nang dahil sa may katigasan ng ulo ng aking mga kakosa, napatagong bumili ng shabu sa ibang pangkat na madalas pang pagsisimulan ng away, napagpasyahan ng mga nanunungkulan ng komando na magpasok at magbenta na rin ng shabu sa aming mga dormitoryo upang maiwasan na ang kaguluhan. Ang pagbebenta ng mga kontrabando, alak, marijuana at shabu ay isa rin sa napagkasunduan na paraan upang makapag-fundraising. Sa madalit salita, nakalipas ang ilang buwan, napaitayo namin ang aming mga pangangailangan, ngunit tuloy-tuloy pa din ang problema sa pangangailangan sa gamot. May namatay, nagkasakit, pagmay-okasyon at pambili ng armas ng pangkat pamproteksyon. Nagpatuloy ang ganitong gawain na tuluyang napaganda ang pasilidad ng komando sa tulong na din ng mga VIP inmates na Chinese. Taong 2004-2005, nagkaroon ng malaking searching at nahuli ang mga armas at kontrabando ng Sige-Sige Komando. Inilipat kami kasama ang 2 kapwa kong nanunungkulan sa Bikutan Jail, Manila Sector. Ako ay nanungkulan bilang spokesperson sa lahat ng gang. Naging aktibo ako sa lahat ng programang pangreformasyon sa BJMP. Sa ilang taong pamalagi ko sa Bikutan Jail, ay nakita ko pa rin na ang number one na pinagkukunan ng pondo ng lahat ng pangkat ay ang pagbebenta ng shabu.
Taong 2009 ako'y nahatulan at nilipat sa maximum security compound ng New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Sa pagdating ko, lumapit sa akin ang mga kakosa ko na gustong umayos ang pangkat dahil ang mga nanunungkulan daw ay sunod-sunuran sa mga incheck katulad ni Peter ko at Vicente C. Ayon sa kanila, kapag gusto daw ipalipat ng mga kakosa sa medium o kolonya ay agaran silang napapalipat dahil malakas sa direktor at superintendent ng mga Chinese. Makalipas ang 3 buwan, ako ay naitalaga bilang mayor ng Sigi-Sigi Komando sa Dorm 2B. Nakita ko ang problema at ang mga kakulangan sa dormitoryo, kaya pinaayos ko ang kakulangan sa dormitoryo sa pamamagitan ng personal ko na pera. Di naglaon, tumulong din ang mga Chinese inmates sa dormitory at ibinalik din nila ang personal kong nagastos. Makalipas ang 6 buwan na pamamalagi ko sa maximum security compound, ako ay binoto ng aking mga kakosa bilang commander ng Sige-Sige Komando. Sa mga panahon na yon, may tuturing na mayaman ang komando dahil marami kaming Chinese high-profile inmates na involved sa pagbibenta ng shabu. Malaya silang makikipag-deal kahit kanino at malaya silang nakikipag-transaksyon sa pamamagitan ng cellphone sa loob at labas ng Bilibid. Mula 2009 hanggang 2001, kanya-kanyang buhay ang mga pangkat, kanya-kanyang negosyo ng shabu, kanya-kanyang pagpapaganda ng brigada, at kanya-kanyang pundar ng armas at mga iba pang kontrabando. Unang pagkakataon na nagkita kami ni Secretary De Lima ay sa panahon ni Director Jokno. Pinag-usapan namin ang issue sa Kubol kasama ang ilang gang leaders na maximum, Superintendent Reyes, Congressman Fariñas, Congressman Tupas, Atty. Acosta ng PAW at marami pang iba. Dito ko unang beses na nakausap ng matagal si Secretary De Lima sa harap ng mga taong nabanggit. Sa panahong iyon, nag-order siya na wasakin lahat ng Kubol at habang kinakausap ko siya, nagsimula nang ibain ng mga Kubol. Pero pagkatapos kong magpaliwanag ng kahulugan ng Kubol, ay dali-dali siyang tumakbo sa mga giniliba at siya na mismo ang umawat dito. Taong 2011, sa panahon ni dating Direktor Pangilinan, ako ay na-appoint bilang head ng presidyo, overall inmate coordinator ng Bucor Events Management Staff, overall coordinator ng Bilibid Television 3, at naging aktibo sa programa ng Bureau of Corrections. Pagkakataon ko na ipinamalas ang aking kakayahan na makuha ang kooperasyon ng lahat ng nanunungkulan sa bawat pangkat at natuwa ang direktor sa bilis at kaayusan ng pagtupad sa kanyang direktiba. Si Direktor Pangilinan ay hands-on ang estilo at pasipag na umiikot siya mismo mula 5 a.m. na umaga hanggang gabi sa issue ng mga bisita o dalaw hanggang sa kaayusan ng pagkain naming mga preso. Matapos ang pamumuno ni Direktor Pangilinan, ipinag-utos ni Secretary Leila De Lima na ipatapon ng lahat ng commander sa Medium Bartolina sa dahilan ng pagsabog ng granada sa maximum. Ako ang kauli-uli ang ibinalik sa maximum security compound. Pagbalik ko ng Medium Bartolina ay pinuntahan ako ni Secretary De Lima sa opisina ng Sige-Sige Komando para kamustahin ang aking pamilya at tinanong niya kung may droga pa ba sa maximum. Ang sagot ko ay konti na lang po ma'am dahil magaling si Super Ayala. Ang tumulong sa akin na makausap si Secretary De Lima ay si Junel Sanchez. Nakilala ko siya sa tulong ni Ka-Victor ng Sputnik dahil ang anak niya ay kaibigan ni Junel. Habang kami ay nag-uusap, may nag-text kay OIC Ragos. Isang concerned inmate po, pag-alis ng dalaw mamaya, papatayin ni JB Sebastian si Peter ko. Tinanong ako ni Secretary De Lima kung ano yan. Sinagot ko na marami talagang naninira sa akin. Sa puntong yun ay umalis si OIC Ragos. Habang kaming tatlo ni Junel at Secretary De Lima ay nagkikwentuhan, may mga pagkakataon na nakita ko silang dalawa na nag-holding hands at narinig ko na tinawag ni Secretary De Lima si Junel na sweetie. Sa puntong iyon, doon ko napagtanto na sila ay may relasyon. Noong umalis na sila Junel at Secretary De Lima, may nagsumbong sa akin na isang dalaw
na habang bumisita at kausap ko si Secretary De Lima sa aming opisina sa Sige-Sige Komando, ay nagpasayaw ng mga babae ang bagong spokesperson ng komando. Kaya sinumbong ko kay Junel Sanchez sa pamamagitan ng text na, "Sir, nandito kayo kanina. Yung bagong spokesperson ng komando, nagpapasayaw ng bold show. Nagreklamo sa akin ng mga dalaw." Pagkalipas ng ilang sandali ay nakatanggap ako ng text mula kay Junel. At ito ang laman ng kanyang text sa akin. "Sweetie, ito text ni JB. Sir, nandito kayo kanina. Yung bagong spokesperson ng komando, nagpapasayaw ng bold show, nagreklamo sa akin ng mga dalaw." Hindi rin nagtagal, nakatanggap ako ng isa pang text message galing kay Junel. At sinabi niya sa akin sa text message na, "Wrong sent." Dahil sa text ni Junel, nabuo sa isipan ko na siya ay mayroong espesyal na relasyon kay Secretary De Lima. Noong taong 2013, inappoint si Herbert Colanco alias Ampang bilang overall spokesperson ng Maximum, at ito ay naganap 5 o 3 araw bago umalis si Ragos. Dahil dito, kinausap po si OIC Ragos. Dahil alam ko na hindi masyadong nakapag-aral si Herbert, hiniling ko na ako ang mag-represent dapat sa presidyo. Nagbigay ng revocation order ang Bucor kay Ampang as overall spokesperson at nahati ang presidyo at karsel. Doon na nagsimula ang alitan na lang ko siya. Dumating sa pwesto si Direktor Bukayo. Muling binuo ang Council of Elders at ako'y hinalal ng lahat ng commanders para maging chairman ng Council of Elders. Ngunit hindi pumayag si Colanco, gumamit siya ng koneksyon, sina General